Kaya pasensya na kayo kagabi, ha? Sumusunod lang naman ako sa utos ng mayor, eh. Alam nyo naman yun, eh. Sakit pala pag sarili mo, ha? Anak na yung gumaganti sa'yo. Tay, di ko naman yung sinasadya, eh. Hindi ka maalam na kayo yun, eh. Sumusunod lang ako sa patakaran dito para proteksyonan yung sarili ko. Nung nalaman kong kayo nahuli na, eh. Napasubo na ako. Tay. Oh. Gumanti ka. Kung anong kailangan, sige, bubugin mo ako. Gusto ko yung mas doble, yung mas masakit. Tay. Walang pa yata yung ginawa mo sa akin, anak, para magandihan mo ako. Wala akong kwenta naman. Marami akong pagkukulang sa'yo. Marami akong pagkukulang sa inyo lahat. Sa kuya mo, sa nanay mo. Lumayo ako, pinalagay ko na para sa kinabukasan ninyo lahat ng ginagawa akong masasama at krimen. Pero ang totoo, hindi ko kaya magtrabaho ng mahirap. Kakaunti ang sweldo. Yung mahirap gawin yung tinatawag nilang marangal na trabaho. Wala akong kwentang ama. Hindi ako karapat-dapat maging ama. Mayor. Seven, eight, seven, six, five, four. May problema ba? Mayor, wala. Wala, ano kasi, sinasabi ko kasi dito, baguhan, eh. Yung kalakaran natin dito, yun. O, ikaw. Makinig ka. Huwag na wag mong sinusubukan yung pasensya ng samahan namin dito, ha? Si Mayor, sa kanya lang susunod dahil siya lang ang masusunod talaga. Dahil dito sa loob, wala namang kaibigan, eh. Walang kamag-anak. At dito, walang tatay at anak. Wala kaming pakialam dito at ilang beses kang mabubugin. Hoy, naiintindihan mo? Apo. Yun naman pala. Wala naman palang problema. Sige. Tingin ko sa inyo si Superman. Talas mawala.
Pero lagi nandiyan pag kailangan ko ng bagong bag. Lalo na yung baril-barilan. Amang, ako nakasama ata yan. Yung paglalaro mo ng baril-barilan. Nabuhay ka sa paglalaro ng baril at saka sa mga krimen. Tinan mo dito ka rin pumagsak ngayon. Kagaya ko. Hindi naman tayo naniniwala naman ng disente kang tao eh. Tama ng tao sa dyan masama. Nakakagawa na naman tayo ng masasamang bagay. Sa matinding pangangailangan. Para sa pamilya. Nag-umpisa na ako sa pakupit-kupit. Padili-dilihin siya. Tapos, natuto na ako mag-hold up. At dumating yung panahon na hindi na ako kinakabahan. Sanina-sanina na yung katawan ko. Hindi na ako nakukonsensya. Madalas na ako nakukulong na ako. Nakakawi lang ako kapag nakapagpiyansa ko. At doon kita nakikita. Kung tayo nagkikita. Ano ba nang nanay na nakulong ka? Na magkasama tayo? Hindi. Ano sabihin na doon? Mamatayin sa sama ng loob. Kaya alam mo, kung makakamatay yung sama ng loob, tagal na akong wala sa mundong to. Pasensya ka na, ha? Kung hindi na kita madalas na madalaw dito. Kasi naman yung kuya mo, nabuntis na naman yung asawa niya, anak ng anak. Tapos ako naman ang nag-aalaga. Pero alam mo, nakakatuwa. Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman silang mag-asawa. Alam mo, naisip ko nga, anak, siguro kung tumulong din ako maghanap buhay noon sa tatay mo. Sana hindi ka nagaya sa kanya. Nay. Nay. Tama na. Iba sabi ko, hindi niya naman kailangan sisihin yung sarili niyo. Wala kayong kasalanan sa nangyari sa amin ni tatay. Kay tatay mo ba, wala kayong balita? May nakapagsabi sa akin na nahuli raw. Nadyayo pa nga raw eh. Pero anak, hindi ako naniniwala. Kasi nung huli kami nag-usap, sabi niya sa akin noon, titigil na raw siya. Anak, ano ba itong nangyari sa pamilya natin, ano? Pakiramdam ko, nag-iisa na lang. Dito,
Sabihin mo nga sa akin, anak, kung naging masama ba akong asawa at ina sa'yo? Nay, masabi ko, huwag kang mag-iisip ng ganyan. Kung ano man yung nangyari sa akin, desisyon ko. Nay, hindi ka naman nagkulang sa pangaral eh. Ansan ka lagi pinipigilan mo ko eh. Masi kay tatay. Desisyon namin yung nagdala sa amin dito. Ay, sinara. Umiyak ko pa. Oo, tama na. Hindi na.